Ngayong araw mga boss, isasagutin natin ang tanong na paano ka ba magkakaroon ng jowa. Ang video na ito ay para sa mga new boyfriend, girlfriend since birth at yung iniwan na hanggang ngayon ay di pa rin nagkakajowa lalo na paparating na naman ng araw ng Pasko. Araw ng taglamig tapos wala kang kayakap. Kaya mayroon akong 6 na tips o paraan para magkaroon ka ng jowa. Effective ito mga boss dahil ito ang ginagawa ko. Kaya nagkaroon ako ng ilan nga ba yun? Hindi ko na mabilang mga boss. Basta sa paraan na ito, nakilala ko ang aking the one na hanggang ngayon ay nakakapit pa rin sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ay pwede mo nang skip ang video na ito. Pero kung naniniwala ka sa akin, tapusin mo yung video. Pangako magkakaroon ka ng ideya. Bago natin simulan, ay shoutout nga pala kay Mr. Hilumin at kay Mr. Geb at sa solid nating mga boss na patuloy na sumusuporta at sa mga susuporta pa lang sa ating channel. Kaya na pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kay Boss LJ. Tago-tagoan, maliwanag ang buwan, masarap ang mahal ang hindi ka iiwan. Ang unang tips para magkaroon ng jowa ay dapat guwapo ka o maganda. Kadalasan kasi halos tinitignan ay tsura. Maliban lang sa akin boss, kapag guwapo ka o maganda, nakukuha mo na ang atensyon ng karamihan o ng taong gusto mo. Pero kung ipinanganak ka ng ganyan boss, ay huwag kang mawalan ng pag-asa. Tamang narinig mo boss, pero mali yung pagkakaintindi mo. Dahil hindi literal na kagandahan at kagupuhan ang tinutukoy ko. Huwag mong isiping pangit ka kahit pangit ka talaga. May solusyon tayo riyan. Ang gawin mo, mag-ayos ka, sumabay ka sa uso, maligo ka, magpagupit ka at magpabango. Sa madaling nasabi mga boss, magpagwapo ka sa paraan na di makikita sa mukha. Tandaan mo boss, mas gwapo ang taong malinis at mabango kaysa sa taong maganda at gwapo pero mabaho. Pangalawang tips para magkaroon ng jowa ay huwag kang tumingin sa itsura. Kung sa unang tips ay gwapo kang tignan, dapat kabaliktaran naman ito ng iyong tinitignan. Medyo nalito ka na boss. Ganito kasi yon. Karamihan kasi ang gusto ay yung gwapo, maganda, sexy, matangkad, macho, cute. Sa madaling sabi, ang standard mo ay pang Hollywood. Paano ka magkaka-love life kung yung mga gusto mo ay yung mga kilalang artista o yung mga Koreano o Koreana, pero yung sarili mo ang local lang. Kaya kung gusto mong magkajowa talaga, huwag kang tumingin sa itsura lang at ibagay mo ang sarili mo sa ka-level mo lang. Hindi yung naghahanap ka ng gwapo at sexy pero yung pagmumukha mo parang tae. Joke lang mga boss. Pangatlong tips para magkaroon ng jowa ay mahalin mo yung taong minamahal ka. Huwag kang lingon ng lingon boss. Subukan mo rin tumingin sa taong laging andyan sa'yo. Huwag kang maghabol o maghanap ng magmamahal sa'yo. Malay mo boss, nandyan lang pala sa paligid mo pero di mo pinapansin. Matuto kang maghintay at huwag magmadali, mainis o mainip sa pagdating ng taong nakalaan sa'yo. Kasi mas masarap magmahal kapag napunta ka sa taong deserve mo talaga boss. Malay natin, kapitbahay mo lang pala nakalaan sa'yo, delivery malunggay. Apat na tips para magkaroon ka ng jowa
ay huwag kang torpe. Magtiwala ka sa sarili mo, boss. Kung may tao kang gusto, sabihin mo ang nararamdaman mo. Huwag mong hahayaang takot ang mangibabaw sa puso mo. Wala namang mawawala kapag sinabi mo ang nararamdaman mo. Malay mo, gusto ka rin niya. Eh di wow, may jowa ka na agad. Pero kung di ka naman niya gusto, anong masama ron? Masasaktan ka? Masakit? Ganun talaga, boss. Sa batas ng pag-ibig, kailangan mong masaktan para makita mo ang the one. O diba? Napapaisip ka na yan. Kung babae ka naman, subukan mong lumandi, lumabas, at yun yung tinatawag na social life. Huwag puro social media. Magpaligaw naman, huwag kang choosy at masungit. Baka tumanda kang dalaga dahil sa ugali mong katulad ng iyong pagmumukha. Ikalimang tips para magkaroon ng jowa. Ikumpot mo yung taong kakabait lang. Ngayon kung desidido ka na talaga at gusto mo nang magka-jowa, di ka na makapag-antay at nagawa mo na ang 4 na tips na naibigay ko sa iyo. Gawin mo na ang tips na ikumpot mo ang taong kakabrik lang. Paramdam mong andyan ka para sa kanya at mas the best ka kaysa sa mahal niyang iniwan siya. Malay mo, diba? Desidido ka na eh, kaya gawin mo na lang ang sarili mong rebound. Wala namang imposible, diba? At least, nagka-jowa ka nang di mo sinasadya. Idagdag na natin dito yung pagiging desidido mo na magka-jowa. Pero para lamang ito sa may mga ex na hanggang ngayon di pa nakakahanap ng bago. Gawin mo, balikan mo ang ex mo para magka-jowa ka ulit. Itama mo ang mga maling nagawa mo at ipakita mong nagbago ka na at di mo na siya sasaktan. Alam kong medyo di ka kumbinsido sa 5 tips ko, kaya gawin mo muna yung 4 bago mo gawin ito. Dahil para lamang ito sa mga desidido at gustong gusto na magka-jowa kasi malapit na ang Valentine's. Kung hindi pa rin effective ang 5 tips na ibigay ko sa'yo, itong 6, magbigti ka na lang. Ngayon kung hindi pa rin yan effective, ay no choice na tayo, mga boss. Bigti na lang talaga kasi malabo ka nang magka-jowa. Joke lang, mga boss. Bago matapos ang video na ito, boss, mayroon akong iiwang mensahe na dapat mong tandaan. Kapag nabigo ka, huwag susuko. Iwasang questionin ang sarili kung bakit ka walang jowa o iniwan ka ng taong mahal mo. Minsan, it's one of God's ways para mailayo ka sa maling tao. Namnamin mo ang sakit para sa susunod na pagkatok ng pag-ibig, mas matapang ka na, mas marunong ka nang i-handle ang mga bagay na dapat mong i-handle. Wait for someone who's ready to settle with you. Char, English yun, mga boss. Tamang advice ng magulang natin. Mag-settle tayo doon sa taong kayang panagutan tayo, hindi doon sa taong iiwan lang tayo. Kaya kung meron kang natutunan sa video na ito o sa aking tips, ay huwag na huwag mong kakalimutang like at comment. Siyempre, mag-subscribe na rin and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga hugot tips sa live.